Hello mga katropa, Chef Angel po. Gaya po na naipangako ko sa mga previous vlog ko, na patuloy po ako magsishare sa inyo ng mga cooking videos at mga luto na pwede nyo pong gamitin pang negosyo. Lalong-lalo na po sa panahon po ngayon, mahirap ang pera, kailangan po madiskarte po tayo. Kaya sa araw po na ito, magluluto po tayo ng Beef Mommy. Isa po to sa mga patok na negosyo ngayong 2020. Pwede nyo po itong lutuin at ialok po sa inyong mga kapitbahay. O di naman po, pwede po kayo magtayo ng sarili nyo pong negosyo. Pasok na po tayo sa aking kusina at magluluto po tayo ng masarap na Beef Mommy. Salamat po. Hello mga katropa, welcome po sa Chef Angel Kitchen. Magluluto po tayo ng Beef Mommy. At yung ating mga ingredients po, unang-una yung ating beef brisket. Ito po ay matigas at malitid na uri ng baka. Ito po yung gagamitin natin na ipangsawag natin sa ating Beef Mommy. Gagamitin tayo ng mga buto-buto ng baboy. Ito po yung gawin natin pampalasa. Ito po ay isama natin sa paglalaga kasama po yung ating beef brisket. At gagamitin po tayo ng mga sumusunod. Yung ating ground black pepper, star anise, sugar, salt. Gagamitin tayo ng toyo, oyster sauce. Gagamit din tayo ng chopped onion or sliced onion. Pwede rin kumamit ng pula or puti. Minced garlic. Gagamitin po tayo ng julienne cut na carrots. Gagamitin po tayo ng pechoy bagyo. Pwede rin po kayo mag-substitute dito ng repolyo kasi po yung pechoy bagyo ay medyo may kamahalan po sa atin. So dahil po wala po ako sa Pinas, ang aking pong gagamitin is ito po'y somyon noodles, ito po'y frozen, galing pong Korea. Pwede rin po akong gumamit ng egg dry noodles, ito po'y galing din po ng Korea. Pero kung sa atin po, mas maganda po pag bumili po kayo sa palengke. At gagamitin po tayo ng garlic powder para pangpalasa sa ating soup. So next step po mga tropa kids, ilagay na po natin yung ating beef brisket tsaka yung ating pork bone sa isang kaserola. Ito po ay ating ilalaga. And then lagyan po natin ito ng malamig na tubig. So tip ko po sa inyo mga tropa kids, start po kayo sa malamig na tubig para po lalabas po yung dugo habang po gradually po yung init ng ating kaserola. Kasi pag nilagay nyo po yan sa kumukulong tubig, hindi na po lalabas yung dugo at magiging malansa po yung ating karne. So takpan na po natin and then isalang po natin sa apoy. After po ng mga ilang minutes, pag gulo po, i-check po natin. Kung inyo po nakikita, may lumutang po na mga bubbles. Yan po indication na yung karne po natin ay naglabas na po ng excess po na dugo. Yan po yung mga unwanted smell na ating naamoy pag nagluluto po tayo ng mga nilaga o yung mga sabaw na galing sa karne. So habang naghihintay po tayo na lumambot yung ating karne, mag-start na po tayo sa paggigisa. Una-una po maglagay po tayo ng mantika at ilagay na po natin yung ating minced garlic. Tip ko po sa inyo, kung gusto po nyo po mag-brown po ng maganda yung inyong garlic, ay magsimula po kayo habang malamig pa po yung mantika. Huwag po kayo mag-isa ng mainit na mainit yung mantika, lalo na po pag marami po yung bulyong po ng inyong bawang. At isunod na po natin yung ating sibuyas. Pwede po kayong gumamit ng red or white, pero mas maganda ata at mas malasa yung sibuyas na mura o yung sibuyas na pula kung tawagin sa atin. So after po na mag-isa po natin yung ating sibuyas at bawang, isunod na po natin yung ating star anise at isunod na rin po natin yung ating white sugar.
Yung star anise pala mga tropa kids, yan po yung magbibigay ng kakaibang aroma. Yan po yung pwede nating isabay kung sa atin po ay makakabili po tayo ng sibot. Ang sibot po pala ay isang herbs na nilalagay sa mga beef mami, lalo na po sa mga commercial na nagbibenta po ng mga beef mami sa atin. So after po na mag-isa natin ng maayos yung ating mga ingredients na nabanggit, so next step po, after po natin na mag-isa, ilagay na po natin sa ating soup yung ating ginisang mga bawang, sibuyas at yung mga nabanggit ko pang mga ingredients. Para po sa ganun ay mag-blend po sila ng sabaw at para po maging malasang malasa po yung ating beef mami. So after po na malagay na po natin yung ating mga ginisang sangkap, isunod na po natin yung ating soy sauce. Ito po ay magbibigay ng magandang kulay sa ating beef mami. Okay, let's check again. So sa ngayon, sa palagay ko po ay medyo malambot na po yung ating beef brisket. At tingnan nyo po mga tropa kids, ang ganda po ng texture at kulay po ng ating sabaw ng beef mami natin. So ilagay na po natin yung ating panghuling sangkap. Ito po yan, yung pamintang durog. Pwede rin po kayo maglagay ng cracked peppercorn sa umpisa para kumagat na po sa ating beef mami. So I think we are on final process na po. So after po na ma-check natin yung timpla, kung okay na, tatanggalin na po natin yung beef brisket na ating pinalambot. Ito ay ating i-drain at aking hihimayin. Pwede din po na inyo pong hiwain. Depende po kung ano pong gusto nyong sukat. Kung ibibenta nyo po, mostly ang ginagawa po nila is hinihimay. Pero kung pang personal o paghanda natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, pwede na pong islice nyo po ng maliliit. At kayo na po ang masusunod dyan. So, ang mga natitira po mga buto-buto, katulad po ng mga pork bones tsaka beef bones, ay pwede na po nating hayaan na lang para the more po na kumukulo po yung ating soup, eh, lalo pong sumasarap po yan. So I think yung ating beef soup is already finished. So dito na po tayo sa next step. Atin na pong himayin yung pinalambot po natin na beef brisket. Pwede rin po yung hiwain to, depende po yan sa inyo. Pero sa akin po, aking po itong hinimay. So mga katropa, ito na po yung ating beef mami. Tingnan nyo po, ang ganda po ito. Nilagay ko po yung noodles. And then, tinap ko po yung ating pinalambot na beef brisket. Tinabi ko na rin yung kanyang gulay na carrots at saka yung bagyo pechay. Pwede po kayo maglagay ng bok choy. Depende po sa inyo kung ano pong gusto nyo ilagay. Pwede rin po kayo maglagay ng plain garbage. Or maglagay din po kayo ng shiitake mushroom. Pwede din po yon. At hindi ko na po pala pinakita sa inyo mga tropa kids kung paano po lutuin yung noodles nito. Kasi mayroon naman po instruction yan if ever po bumili po kayo sa mga grocery store. So, ang beef mami po hindi po magiging masarap kung hindi po tayo mag-toasted ng bawang. Ito po yung the best sa mami. Di ba po ba pag kumain tayo sa mga mamihan? Ang unang-una nating inahanap ay yung bawang kasi masarap po talaga sa mami pag maraming bawang. So, hindi po ito mawawala, lalo na po kung may balak po kayong magnegosyo. Ito po yung gawin nyo, mag-toasted po kayo ng napakaraming bawang. At ganito po ang pag-toast po ng bawang. Kailangan po from coldest, yung mantika, hanggang gradually po siya naiinit para maganda po yung pagkakatoast po ng ating bawang. Kasi pag binigla po natin yan na mainit, I'm too sure po na masusunog po yan. So tignan nyo po, pag dahan-dahan lang po yung ating init ng kanyang apoy, lalo po pag gumagamit po kayo ng LPG, direct flame po yon. So kailangan po nasa medium or low heat lang po yung inyong fire para maging gradually din po ang pag-brown ng ating bawang. So, hintayin na lang po natin to mag-brown. So, mga tropa kids, ipapakita ko po sa inyo kung paano po kayo mag-serve ng beef mami. Yung tamang pag-prepare po nito. Unang-una, magpakulo po kayo ng tubig. And then, ilagay na po natin yung ating noodles sa noodle broiler. Ang tawag po niyan is noodle broiler kung inyo po nakikita sa inyo mga screen.
Ang purpose po niyan ay para ma-retain po at ibalik po natin yung init ng noodles para po pag nalagay po natin yung sabaw is constant it talagang mainit na mainit kasi bawal po mag-serve ng noodles lalo na po sa Korean and Japanese ng malamig. So ganyan po ang purpose niyan. Gaya po nakikita nyo po sa mga nagtitinda po dyan, lalo na po sa mga nagkakarito na nagmamami, di po ba? Iniinit po na nila yung noodles nila sa tubig. Ganon din po yung process natin para ma-retain po yung kanyang init. So, atin na pong i-arrange yung ating beef mami sa isang serving bowl. Unang-una, ilagay po natin yung ating noodles. And then, itap po natin yung ating mga vegetables gaya po ng pechay bagyo at yung julienne cut na carrots. As I said before also, pwede po kayo magdagdag na iba pa pong mga gulay. At and then, i-add po natin yung ating beef brisket na atin na pong hinimay. Ayan po ang magiging setup niyan. Tingnan nyo po ang ganda, di po ba? And then, lagyan po natin ng sabaw. Yan po yung purpose nung kanina kung bakit natin iniinit yung noodles para paglagay po ng sabaw ay talagang mainit na mainit po. And then ilagay po natin yung ating na-toasted na bawang at yung ating scallion o yung ating dahon ng sibuyas. So mga katropa, ito na po yung aking beef mami. Sana po nag-enjoy po kayo at sana po nakatulong po ako sa inyo lalo na po sa mga nagbabalakya na magnegosyo. Salamat po and God bless! Salamat mga katropa sa lahat po na nag-like, sa lahat po na nag-share, at sa lahat po na nag-subscribe sa aking YouTube channel. Magti 3 months pa lang po yung aking YouTube channel pero malapit na po tayong mag 600. Dahil po dyan, nais ko po magpasalamat sa lahat po ng aking mga katropa, sa lahat po ng aking mga kaibigan, at sa lahat po ng aking mga mag-anak na patuloy po sumusuporta sa akin. Gusto ko pong i-welcome yung mga bagong subscriber natin at gusto ko pong i-shoutout yung mga loyal subscriber ko na patuloy pong nanonood sa aking mga video. Unang-una po, shoutout kay Pinoy Brett o FW. Welcome po. Siya po yung bagong isang subscriber natin. Welcome din po The G Vlogs. Yan din po ang pangalan ng kanilang YouTube channel. At shoutout sa aking loyal subscriber na si Ernesto Lipot Jr. Yan po yung number one subscriber ko po na hindi nakakalimot mag-comment sa aking mga video. At shoutout din sa isang YouTuber na si Angel Vlogs. Shoutout din kay Jasmine Basi. Salamat po ma'am. At shoutout din kay Gwendolyn Repuela. Yan po yung kanyang YouTube channel. Please, suportahan nyo rin po sila. At shoutout din po sa aking classmate na si Loida Heriosa na walang sawang nagko-comment at sumusuporta sa aking mga video. Salamat, mate. At shoutout din sa aking masugid din na taga-subaybay at taga-suporta, Chef Estrella, ang aking asawa. At salamat din sa isang YouTuber na nag-comment sa aking YouTube video. Hindi ko po alam kung siya po'y Pilipino. Dahil po yung pangalan niya is Jonathan Brittenberg. So kung ikaw po'y Pilipino, thank you. Kung ikaw man po'y foreigner, salamat din po. So again, kung nagustuhan nyo po yung aking video sa araw na ito, please, huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At pindutin nyo rin po ang bell notification icon sa ilalim po para ma-notify po kayo kung may bago po akong upload upang mapanood nyo po ng maaga. Okay? Salamat po again. This is Chef Angel na nagsasabi sa inyo. Palagi po kayong mag-ingat and take care.